So yun guys, eto na siya guys. Yung ginawa natin kanina, linoto natin. So susubukan natin kung kakainin ba talaga ng manok. Diba guys? Kailangan ng sample yan guys. Paano nyo gagawin? Paano kayo maniniwala kung di nyo nakikita ang kakainin? Diba guys? Sa isang manok, dalawang ganto sa maghapon guys. Gala dalawang takal. Diba guys? Subukan lang natin guys. Huwag niyong gayahin to guys pag hindi kinain ng manok. Kasi sablay. Diba guys? Pakainin natin guys. Ilusin ko lang guys. So yan na siya guys. Yan ang itsura niya guys. Yan ang ubod ng saging. Papakain na natin guys. So yun guys. Diba guys? Sabi ko sa inyo guys. Kakainin nila yan guys. Diba? Nauuhaw pa sila. Hindi ako nagkakamali. First week ng March to pinanganak eh. Sinisig. First week ng March. March, April, May, June. June. 3 months pa lang sila guys. Native. Pero tignan mo yung kamao ko sa ano nila oh. Diba? Laki na yan guys oh. Tsaka purong laman yan guys. Hindi purong pakpak. Puro balahibo. Yes oh. Diba guys? Yan yan guys. Patunay. Okay na guys. So yun guys, ituturo ko sa inyo yung mabisang pamamaraan sa pagpakain ng manok. So yun guys, ubod lang ng saging yan guys, ubod ng saging. Hiniwa-hiwa ko ng maninipis yung pinaka-ubod ng saging. Yan ang gagamitin natin guys, lulutuin natin yan at papakain natin sa mga native nating manok. Na-check naman ng mga katipid tayo guys kasi sobrang mahal na mga bilihin guys. Ito yung mga gagamitin natin, yan yung mga manok natin guys. Yan lang yan sa mga papakainin natin guys kasi tayo yung mag-aalaga ng manok at kailangan natin talagang magtipid. Yan, sige bomba. Huhugasan lang natin guys yung ubod ng saging. Hugas. Yan. Ito yung kaldero guys. Hugasan na rin natin syempre. Diba? Hugas lang. Yan. Hugas, halo. Yan lang guys. Ubod ng saging yan guys ha. Hiniwa ko na ng maninipis guys. Hindi ko na na-videohan kasi mahirap din naman videohan habang naghihiwa ka kasi wala tayong cameraman. So yun guys. Yan na yung ginagawa natin guys. Yan, hugasan lang natin hanggang malis yung dagta tsaka okay na yan. Yan, lalagay natin dyan sa kaldero. Yan. Diba guys? Tignan nyo nga, hilaw pa nga lang guys. So, kinakain na ng pato natin guys. Pero talagang kinakain naman talaga yun ng pato guys kahit hilaw. Alam naman natin yun guys. Pero itong pagkain na to guys, para lang to sa manok guys. Kasi masyadong mabigat sa bulsa na guys. Pagbibili pa tayo ng pagkain ng manok. Eh mga native lang naman yung manok natin guys, pangkatay lang guys. Tsaka mas maganda to guys, kumbaga sa pangkatay kasi guys, mas maganda yung ganito guys. Mananam, pag kinatay mo ko yung karne guys, yung manok, mananam yung karne niya guys. Yan, yan, hugasan lang natin guys. Tapos natin hugasan yan na guys, tignan nyo guys. Ito pasaway to guys, ayan o, oh. Nagnanakaw ka pa, isa pa, humirit pa, aba, hari ka ngayon. So yun na guys, ano, nalagyan natin sa kaldero, lalagyan natin ng tubig, ayan guys. Ayan, tubig naman yan ilalagay natin, galing pang Davao yan guys. Tubig natin, hindi, joke lang, galing lang yan dito, okay na daw sabi niya. So yun guys, ano, ito nga pala yung cornstarch, asin at saka asukal na pula.
Yan na yun guys yung ginawa natin guys. Tuturo ko din yan sa susunod na video natin guys. So yun guys, lalagyan natin yan ng kwan, pampatamis. Balang lasa nito guys, maalat na matamis. Yan, lalagyan natin yan guys para hindi mabilis mapanis yung ating ipapakain sa manok. May stock kasi to guys eh. Kasi hindi naman mauubos yan ng isang kainan lang guys. Kung isang linggo na rin lang kakainin. Ah, diba? Kasi alam naman natin na pag matamis, hindi basta-basta napapanis. Tsaka ganun din naman guys, pag maalat. Pag asin, hindi masyadong napapanis. So yun guys. Lalagyan lang natin guys. Oh. Yun. May stock pa tayong isa. Saka na tayo gagawa niyan guys pag medyo nauubos na. So yun, balik tayo dito sa aking ginagawa guys. Ano? Yan na po siya guys. At saka lalagyan natin siya guys na. Oh, share ko lang muna pala to guys. Konting trivia. Para din pala yung sapato guys. Yan. Next time tuturo ko din sa inyo yung paggawa ng pagkain ng pato natin guys. Sa next vlog natin guys. Tuturo ko sa inyo. Dito muna tayo sa manok guys. Pero ito naman guys, lahat naman ito guys, pwede naman natin ito pakain sa baboy din guys, native. Yan guys, lalagyan natin ng mais. Yan. Mais ang ilalagay natin dyan guys. Para ano. Diba? Yun. Sige, lagay. Alam nyo kasi guys, pag isa kada isang takal kasi ng... Yan, isang manok na guys. So, napakagastos guys. Sa umaga papakainin mo isang takal. Sa hapon papakainin mo isang takal sa isang manok. Ay, ikaw may 20 manok ka guys. Di 20 takal, 40 na yan guys. Sa isang takal, di ba guys? Kaya ito yung naisip kong idea guys. Worth it naman to guys. Ayun no guys, gagatungan na natin siya guys. Ayan na. Alam nyo itong kahoy natin guys. Galing pa tong India. Laling pang India yung kahoy natin, doon tayo ng ahoy guys. Okay na daw, sabi ni Bossing. So, konting kalaman lang muna natin, papakita ko lang sa inyo. Konting tour pala. Yeah, papasyal ko muna kayo sa aking mga munting mga manok na native. Yan, yan ang mga pinapakain lang natin yan. Tinali na natin yung iba kasi magtataniman na sila ng palay eh. Yung bukid, nakakaya naman. Yan, konti lang yan guys. Yan ang mga papakainin natin guys. Yan. Bali ang lahi ng ibang manok ko guys. Yung hulo. Yan. Native na native lang yan guys. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung hulo at saka native na manok. Bloodline nila. Bloodline ba tawag dun? Ano ba yun? Hindi ko maintindihan sa'yo. So yun, eto yun guys oh. Tignan nyo naging resulta pag yung native na manok nyo na babae, hinaluan nyo ng hulo, pinabreed nyo sa hulo. Ayan oh, ang lalaki guys. Yan, tuturo ko sa inyo mamaya guys yung ating tatay, yung tatay nyan guys, yung tinatawag kong hulo. Kung hindi nyo maintindihan, kasi hindi ko rin maintindihan yung pinagsasabi ko guys eh. So yun guys, tignan mo guys oh. Bata pa yan guys, siguro mga 2 months lang ito guys. Pero tignan mo naman guys, pwede nang katayin. Puro laman, hindi puro balahibo guys. Hindi katulad ng native, puro balahibo. Ito guys, puro laman. Konti ang balahibo. Manipis ang balahibo. Kinonvert ko siya guys sa native yung nanay nito. Nanay nito, native na manok. Yung babae. At saka yung tatay nito, yun ang hulo. Shamu, kung tawagin pala yata. Shamu, di ko alam guys. Comment nyo na lang kung ano ba tamang tawag dun guys. Tignan nyo naman guys, tumas lang yan. Tignan nyo yung chan, oh. Busog-losog. Diba guys? Tsaka naglagay din tayo ng malunggay guys. Para pag natapos silang kumain, may merienda pa sila. Diba? Kasi sa inyo na yun guys, kung ano ba trip nyo sa pagpapakain nyo ng native ng mga manok. Ayan, ito din sinasabi ko sa inyo guys, tatay ng aking mga manok. Diba guys? Guwapo. Guwapo yung tatay ng manok natin. Siguro ito mga 7 months, 8 months pa lang ito guys. Itong ating manok na yan. At yun yung native natin, yung kanina. Yan o. Yan yung native natin na manok. Puro balahibo lang yan guys.
Puro balahibo. Kala mo malaki pero puro balahibo lang yan, guys. Diba? At ito yung tatay niyan, guys. Yung pinakita ko sa inyo kanina, yan. Try nyo i-convert yan, guys. Try nyo palahian yung mga native nyo sa shamo. Shamo ba? Ulo. Kalalabasan, makikita nyo, guys. Maganda rin. So, yan, guys. Ayun na nga, guys. Balik na tayo dito sa akin niluluto kasi tinawag na ako. Kumukulo na daw at bubuksan na nga natin to, guys. At yun na nga, kumukulo na nga, guys. Napakagaling na manera, eh. Halo, oh yeah, guwapo, guys. Ang tinatawag, guys, na ang galing. Tipid, ito ang tipid tip. Para sa inyo yun, guys, kung gusto nyong gayahin yung ang ginagawa ko or diskarte ko sa pagpapakain ng manok. Kasi ako, guys, isang alamat lang naman ako na di hamak na mahirap ang naman ako, guys. Wala tayong pambili ng mga pagkain na ano na isusustento natin sa manok kasi pangkate lang din naman, guys, eh. Kaya ito na lang yung nagawa ko, guys. Ito na yung aking ginawa na lang para sa mga manok natin, guys. Tipid naman siya, guys, at magandang resulta, guys. Mataba. Mataba yung ating mga manok. So yun, guys, tinakpan ko lang ulit. Kukuha lang tayo ng darak. Lakas na nga pa yun natin, guys, no. Parang high pressure, oh. Yun, yun na yung darak natin na galing pang Saudi. Galing pang Saudi Arabia yan, guys. Tignan mo yung darak natin, buo-buo. Inamag na dahil sa biyahe. Ang layo ba naman kasi. Yan, guys. Lagyan lang natin siya ng darak. Darak ng... Pwede rin darak ng mais. Pwede rin darak ng palay. Nasa inyo na yun, guys, kung ano yung available sa inyo, guys. Pero mas maganda yung darak ng mais. Eh wala tayo nun. Kaya darak na lang ng palay. Yan. Nasa inyo na yun, guys, kung gaano karami ilalagay nyo, guys. Yan. Halloween lang natin ng Halloween, guys. Kita nyo naman, guys. Diba, guys? Tipid. Ito na yung pinamatipid na maishashare ko sa inyo, guys. Para makatipid tayo sa ating mga alaga. Tipid na, kikita ka pa. Diba, guys? Eh sa bibili ka ngayon ng feeds, mga buy 300, concentrate na ako, guys. Napakamahal nun, guys. Di katulad na ito. Eh hindi naman pansabong yung ating mga manok, guys. Pangkatay lang. Pangkatay, pero pag nahawakan mo naman, guys, napakataba. Parang 45 days ang katawan, guys. Kaya dahil siguro malalaki, malaki din yung tatay, yung lahi ng manok natin, kaya malalaki din talaga. Guys, halo lang tayo ng halo, guys. Napakatagal naman maghalo. Nere! Yun. Haluin lang natin ng haluin, guys, para hindi dumikit sa ilalim, guys. Yan, buwasan na rin natin ng apoy, guys. Kasi alalay na lang tayo sa apoy, guys. Hindi na natin kailangan pampalakasin yan, guys. Alalay na lang. Kumbaga sa kanin, kailangan na lang natin silang in-inin. Yan, guys. Halo, halo, halo. Sige lang. Halo lang ng halo. Oh, yes. Yan na yan, guys. Pag natapos yan, guys, papalaligin mo na lang. Tapos kukunin mo na yung pantakal mo. Yung pantakal mo sa... Ano? Kung ilang takal lang pinagamit mo sa manok, at yan na yun. Pwede mo nang ipakain yan, guys. Hindi masamang magdagdag ng tubig, guys, lalo na kung masusunog na, guys. Or sobrang lapot, or sobrang tuyo. Basta lutuin nyo lang ng mabuti, guys, para hindi mapanis. Yan, guys. Halo lang. Walang tigil sa halo, guys. Para yung darak na linagay natin maluto. Ilang halo. Halo. Okay na daw, guys. So ipapakita ko na sa inyo kung ano yung tsura niya, guys. Ito, guys. Yan, guys, oh. Alright. Diba, guys?
Pwedeng pagkain din ng baboy na native. Pwede rin sapato. Diba? Pwede yan sapato. Pwede sa lahat yan, guys. Pato, mano, baboy. Pwede yan, guys. Yun. Tsaka pag hindi naman kinakain ito ng manok nyo, guys, gutumin nyo lang, guys. Gutumin nyo. Sanayin nyo kasi nasanay sila sa pids, eh. Sanayin nyo. Sanayin nyo sa ganyan. Kusang masasanay din yung kakainin din nila yan, guys. Yan lang ang tip ko sa inyo, guys. Pag ayaw nilang kainin, sanayin nyo. Huwag nyo bigyan ng ibang pagkain, yan lang. Tignan nyo, guys, magugulat kayo kusang kakainin yan, guys. Kasi yung manok ko, guys, kinakain nila to, guys. So, tignan nyo na, guys. Tapos na. I-in-inin na lang natin, guys. Quality. So, yun, guys. In-inin na lang natin siya, guys. Babawas na tayo ng apoy. Yun. Babawas na tayo ng apoy, guys. Yun. Okay na yan, guys. Papalamigin na natin. And thank you.